sa halos lagpas na sa kalahati ng panahon ng Kwaresma. At alam niyo po, sa kalendaryo po ng simbahan, meron tayong tinatawag na preparatory seasons. Halimbawa, Advent season. Ito po'y paghahanda para sa panahon ng Kapaskuhan. Pangalawa, Lenten season, panahon ng Kwaresma, paghahanda para sa pagdiriwang ng Pasko ng muling pagkabuhay ng ating Panginoon. At syempre, sinimulan po natin ang panahon ng Kwaresma sa pamamagitan ng pagpapalagay ng abo sa ating noo. In the beginning of Lent, why do we allow ourselves to be imposed with ashes? Bakit isang beses sa loob ng isang taon, hinahayaan nating mapahira ng abo ang ating noo? Bakit ba? Bakit ba tayo nagpalagay ng abo? Napakahalaga pong balikan po natin yan, in our journey. Balikan po natin siya. Ano ba ang kahulugan? So bakit ba tayo nagpapalagay ng abo sa ating noo? Sa pasimula ng panahon ng Kwaresma. Ano bang ibig sabihin ng pagpapalagay ng abo? To repent? Tanda na tayo galing sa alabok at sa alabok di magwawakas? Balikan po natin ano. Unang-una, ang abo ay symbol of transiency. Pakibasa nga. Pag sinabi nating transiency, ano ba yung transiency na yan? Transiency, ibig sabihin, pagiging hindi permanente. No? Kumbaga ba, di ba, pupunta ka sa Baguio, transient houses. Kumbaga, irerent mo lang yon just for 2 days, 3 days. Aalis ka na rin. So, ang abo po, no, symbol po yan ng transiency. Ibig sabihin, sa buhay ng tao, pinakikita nito yung transitory nature of life. Hindi tayo permanente sa mundong ito. Yung abo na pong yan, saan po galing yan? Last year, tatandaan po ninyo, di ba? Bibili ka ng palaspas, no? Namili ka pa ng sariwa. Pinagalitan ka pa ng tindera. Ano ba yan? Binili mo na lahat. Tapos isa lang pala bibilin mo. O di ba? O napili mo ng pinakasariwa na palaspas. Tapos pababasbasan mo kay Father sa Palm Sunday, no? Halos iwas-iwas mo yung palaspas, halos yung mata ni Father, matusok-tusok, sundan mo lang yung wisik-wisik ni Father. After ng isa, dalawang linggo, ano nangyari? Unti-unting natutuyot. Tutuyot na. After 1 year, tuyot na tuyot na. At hindi lang tuyot na tuyot, sinunog mo pa. Naging abo na. Para daw buhay ng tao. Sa simula, sariwa. Darating ang panahon, magiging bilasa. At darating ang panahon, magiging tuyot ka na. No? Transitory nature of life. Ibig sabihin po niyan, tayo'y dumadaan lang sa mundong ito. Dumadaan lang tayo. Hindi tayo titigil. Hindi tayo dito ang ating destinasyon. Kaya una, symbol of transiency. Lilipas tayo sa mundong ito. Kailangan nating lisanin ang mundong ito at makarating tayo sa ating final destination. Walang iba, kundi sa piling ng Diyos. Amen? Pangalawa, reminder of our origin. Yan sinasabi po ninyo kanina, di ba? Sa alabok tayo nagmula, sa alabok din tayo magwawakas. Ang ganda ng kwento sa Biblia, no, nung nilikha ng Diyos ang tao, galing sa alabok. Ang unang ginawa niya, lalaki, si Adan. At nung makita ng Diyos na malungkot si Adan, pinatulog si Adan, humugot sa tadyang, at ginawang babae. No? Tapos, naging mag-asawa silang dalawa. Kaya nga napakaganda nung, kung pag-aaralan natin yung sakramento ng kasal, no, sakramento ng kasal, pinag-iisa ng Diyos. Kasi nung nilikha ng Diyos ang babae, kinuha ng Diyos yung bahagi ng tadyang ng lalaki. Kaya sa sakramento ng kasal, binubuo muli silang dalawa. No, binubuo muli. Kaya pinagsasama muli ng Diyos ang dalaway nagiging isa. That's the beauty of the sacrament of marriage. Meron po yung kahulugan dun sa original na
kwento ng paglikha sa tao. Kaya kung tayo'y sa alabok nagmula, sa alabok din tayo magwawakas. Kaya sabihin mo sa katabi mo ng malakas, kapatid, huwag ka mahiya, dali kapatid, amoy lupa ka na. Kapag merong kang kakilala, kapitbahay, naubod ng yabang, sabihin mo sa kanya, kapatid, sa alabok ka nagmula, sa alabok ka rin magwawakas. Diba? Kahit gaano tayo kayaman pagdating ng panahon, no? Alabok din tayo, pantay-pantay tayo. Dahil alabok tayo nagmula. So paalala sa atin po yan. Kaya ito'y paalala din sa atin na huwag tayo masyadong mayabang. Pagdating ng panahon, kapranggut lang ang lupa mo. Paalala sa atin po yan ng Diyos. Reminder of our origin. Ashes are also a sign of purity. Kahit sabihin natin, Father, di ba parang kulay abo yan, ang itim-itim, parang ang dumi, parang nakakadiri. No. Ito po'y napakalinis. Napakadalisay po ng abo na yan. Bakit? Sapagkat dumaan yan sa? Dumaan sa apoy. Ang dumadaan sa apoy, bukod sa nasusunog, nagiging dalisay. Why? Because fire has a purifying power. Imposition of ashes has a penitential character. Ito po'y paanyaya, imbitasyon sa atin ito for conversion. Dahil nagpalagay tayo ng abo sa noo, ibig sabihin, sumasagot tayo sa Panginoon, Lord, I'm ready to take the challenge. At anong challenge? Conversion. Pagbabalik loob. Napakahalaga po niya. Nagpalagay tayo ng abo sa noo dahil handa tayong tumugon sa tawag ng Diyos. Lord, ready po ako ngayong panahon ng Kwaresma na magsisi, magbalik-loob. Kaya napakahalaga ng sakramento ng kumpisal. Nagpalagay ka nga ng abo, hindi ka naman nagkumpisal sa buong panahon ng Kwaresma. Wala lang, maging passion statement lang yung abo. Nagpalagay ka ng abo, Facebook pa, selfie, pinose mo pa. O hanggang doon lang. Pero, hindi ka naman tumugon sa challenge. So by the mere fact na nagpalagay tayo ng abo, ibig sabihin, Lord, I'm ready to take the challenge. Lenten season ay 40 araw. Kaya nga siya, di ba? Kwaresma. Pag sinabing kwaresma, 40. No? 40. 40 days of Lenten season. Alam po ninyo, napaka-importante po ng 40. So, 40. Puntahan natin, no? Very significant ang 40 sa Biblia. Sige nga, tatanungin ko po kayo, kung may naaalala po kayong 40 sa Biblia, ito po ay Jerusalem Cross. No, last year po kasi galing kami sa Holy Land. So, may mga sobra pa akong pasalubong. So, ito po ay galing pa sa Jerusalem. Tama-tama, Kwaresma ngayon at least, na hindi man tayo nakarating sa Jerusalem pa, meron kang souvenir from Jerusalem. Sige, unang 40. 40 days and 40 nights of rain. 40 days and 40 nights of rain. Palakpakan natin si Nanay. Ayan, okay. O, sige, pangalawa. Hula-hula. Sige, hula-hula. Paglalakbay po sa bundok Sinai. Okay, kay Moises. Si Moises, for 40 days and 40 nights, he spent that moment on Mount Sinai. Palakpakan natin si Nanay. Okay, meron pa? 40? Okay, si Jesus, 40 days sa ilang, sa disyerto, fasting, no? Nagdadasal. Palakpakan natin si Lola. Meron pa? 40 years. Ayun, 40 years, naglakbay ang mga Israelita sa disyerto, batapos lumaya sa Egypt. Palakpakan natin si Tatay. Aklat ng Genesis, ito po ay kwento tungkol kay Noah at ang baha. For 40 days at 40 nights, umulan ng napakalakas. Bakit? Sapagkat nilipol ng Diyos ang buong mundo. Sapagkat sukdulan na ang kasamaan ng tao.
corrupted na ang mundong ginagalawan. So the destruction of the corrupted world, no, of the humankind, is being described in the book of Genesis. Mahalaga po ito sapagkat ito po ang naging daan para sumibol muli, no? Sumibol muli ang panibagong sibilisasyon. So 40 days of Lent, following this structure in the book of Genesis, is an invitation for us na ano, puksain, sirain ang anumang kabulukan sa atin. Therefore, this Lenten season for 40 days and 40 nights, invitation din ito sa atin ng Diyos na sirain, wasakin, puksain ang anumang nabubulok sa atin para sumibol ang panibagong buhay, ang panibagong nilalang. Therefore, it is a call to renewal. Call to renewal. God renewed the face of the earth after these 40 days and 40 nights na pag-ulan. That is why, di ba, pag Easter season, Easter Sunday, ano yung kadalasang hinahanap-hanap ng bata sa mga upuan, sa mga puno-puno sa simbahan? Easter egg, di ba? Itlog. Bakit? May simbol din po yan. Sapagkat ang itlog ay simbolo pag napisa ng panibagong buhay. Siyempre, kapag buo yung itlog, eh kapag bugok, abnoy na yon, bibingkang abnoy, masarap yon, di ba? So, panibagong buhay. Kaya ito'y, yung 40 days of this Lenten season, again, it is a call to renewal. Kung papaanong binago ng Diyos ang buong mundo, ngayong panahon ng Kwaresma, iniimbitahan din tayo ng Diyos ng pagbabago. Exodus. Ayan na, kanina Genesis. Ngayon naman, Exodus. The Israelites journeyed to the promised land for 40 years. 40 taon. Mind you, 40 taon, ha? Kumbaga parang ang distance lang niya mula dito sa Makati hanggang Antipolo. For 40 years. Ano pang ginawa nila? So, ano ba ang purpose nila? To escape from slavery to Egypt, from Egypt. Diba? For, sila po'y naglakbay papunta sa lupang pangako para lumaya sila sa kanilang pagkakaalipin sa Egypt. They escape. So in their journey, naranasan nila yung hardships, nagduda sila sa Diyos, minsan gumawa sila ng mga Diyos-Diyosan, story of faithfulness and unfaithfulness. Therefore, following also this line of story, during these 40 days of Lent, we should also escape. Escape from what? Escape from slavery of sin. From anything that enslaves us. Anong bumibihag sa atin? May mga tao talagang alipin ng galit. Galit. Binibihag tayo ng sama ng loob. Hindi ka makapagpatapatawad. Binibihag ng inggit. No, inggit. Binibihag ng bisyo. Ayan. Binibihag ng tukso. Pwede yan, no? Tukso. O kung ano-ano pa. Pwes ang tawag sa atin ng Diyos ngayong panahon ng Kwaresma, lumaya tayo. We need to escape from this slavery. Siguro after this recollection, magnilay tayo na ano nga ba yung bumibihag sa akin? Lord, tulungan mo po akong lumaya. Kasi minsan, gusto nating lumaya, parang ibon yan. Yung ibong matagal nang nasa hawla. Diba? Yung kulungan. Yan, may kanta. Ibon mang may layang lumipad, kulungin mo ha. Miiyak. O, mga ganyan-ganyan kanta. Yung ibon, binuksan mo na nga yung pintuan, nandun pa din. Pinapalaya mo na, nakatunga nga lang na ganun. E minsan tayo ganun din. Gusto mong lumaya sa galit, gusto mong lumaya sa manang loob, pero, ha? Pag ganun ka lang. Tawag din sa atin, invitation din sa atin yan ng Diyos, lumaya tayo sa anumang bumibihag sa atin. Amen?
Moses on Mount Sinai. For 40 days and 40 nights, si Moses nasa tuktok ng bundok Sinai. Anong ginagawa ni Moses? Kausap ang Diyos. Nakikipag-ugnayan sa Diyos. God is talking to Moses and Moses is listening to God. And after that 40 days and 40 nights, binigay ng Diyos kay Moses ang 10 utos, the 10 commandments. So therefore, this season of Lent, binibigay din sa atin ng Diyos si Moses bilang ating modelo. No, modelo. Modelo ng ano? Modelo ng maalab na ugnayan sa Diyos. Intimacy with God. So Moses spent 40 days and 40 nights in intimate relationship with God. Pakikipag-usap sa Diyos, pakikinig sa Diyos. The value of listening to the voice of God and getting to know God's will and plan. So ngayong panahon ng Kwaresma, bigay din sa atin ng Diyos na gabay si Moises. Nawa itong 40 days at 40 nights ng Lenten season maging opportunity para sa atin to develop our relationship with God. Mas lalong lumalim ang ating ugnayan sa Diyos. Ang panahon ng Kwaresma ay panahon ng pagtawag o imbitasyon ng Diyos na palalimin ang ating ugnayan sa Kanya. The battle between Goliath and the Israelite people. Si David. Within 40 days, mapapansin po ninyo, within 40 days, ang mga kaaway ng mga Israelita, they are moving forward. Umaabante sila. Tila baga parang natatalo ang mga Israelita. For 40 days, the enemy of Israel seemed to look very strong and frightening. Nakakatakot. Parang ang lakas-lakas nila. You know, this season of Lent, we will experience threats of the enemy. Banta ng kalaban. Maraming temptations in any form or in many forms. At parang napakasarap gumawa ng kasalanan. Di ba? Ganyan naman ang kasalanan eh. Ang kasalanan, di ba? Parang ang sarap-sarap gawin. Kasi nagsisimula yan sa tukso. No, tukso. Lahat ng tukso, nagpapakita yan na masarap, maganda. Kaya nga tukso eh. Matutukso ka ba kung hindi nagpakita yan ng masarap gawin ito? Di ba? Kung yan ay pangit, gagawin mo ba yan? No? Pero parang yung tukso na ito ay nagpe-present ng sarili niya bilang maganda, pero sa kaloob-looban niya, bulok at pangit. So for 40 days dito, sa panahon ng Kwaresma, ito po ay, we will experience many temptations. I remember a story. Si Satan, tinawag niya yung kanyang tatlong, parang mga big time na mga alagad niya, na mga trusted angels niya, na bad angels. Ang challenge niya ganito, kung sino sa inyong tatlo ang makapagsasabog ng maraming kasamaan, maraming lagim sa mundo, siyang magiging kanang kamay ko. After some days, okay, naghasik na ng mga kasamaan yung mga fallen angels niya. Yung unang anghel, bumalik. Sabi niya, sabi ni Satan, anong ginawa mo? Sabi ng fallen angel, pinag-away ko po yung mga bansa. Gyera. I sowed the seed of war. Sabi ni Satan, magaling, magaling. Pangalawang angel naman, sabi, ako po, tinuruan ko po silang gumawa ng mga krimen, mga karahasan, patayan, nakawan, rape, panloloko, sa kapwa, mga shabu-shabu, etc. Lahat yan. Sabi ni Satan, magaling. Yung pangatlo, sabi niya, ako, simple lang ang ginawa ko. Pinaniwala ko silang lahat na kahit anong gawin nila, walang kasalanan. Okay lang. Walang kasalanan. Sa inyong palagay, sino sa tatlo ang talagang napakalaki ang nagawa? At kadalasan nakarating na sa atin? Yung pangatlo. Bakit? Anong ginawa niya? Tinanggal niya yung sense of sin. At ito po ang nangyayari
sa mundo natin ngayon, the loss of the sense of sin. Always remember, this is one of the tactics of the devil, of the enemy nowadays. Halimbawa, adultery. Adultery, di ba? Adultery and fornication. Ano mang pagkakaiba nito? Yung fornication, ito po yung pagsasama ng hindi kasal. Single, single, nagsama, hindi kasal. Fornication. Adultery, may asawa, nagsama sila, adultery. May asawa, walang asawa, pero nagsama, adultery. Ngayon, anong tawag? Ay, Father, live-in po kami. Live-in. Ano ang mas mabigat? Adultery o live-in? Father, mas mabigat yung adultery. Pero in fact, yung ginagawa nila, it's adultery or fornication. Anong tawag ngayon? Live-in. O ano sa tingin natin? Sa tingin ng makaramihan, live-in naman yan eh. Tanggap naman ang lipunan yan eh. Where in fact, it is adultery or fornication in other name, which is live-in. Yan. Kaya ito ring panahon ng Kwaresma, following this line of thought, it is a call to resist temptations. Diba si Jesus? 40 days and 40 nights. Sabi ni nanay, diba? Nasa disyerto. Nagfa-fasting. Nagdadasal. Kaya nga, nung nagpakita sa kanya ang demonyo, alam ng demonyo, nagugutom na siya. No? Kaya tinukso siya. Tinukso ng demonyo. You know, ang disyerto po no, sa Biblia is a place of silence. Katahimikan. No? So this season of Lent is also an invitation for us to enter into that desert. Ang disyerto is a place of silence. Katahimikan. A place to reflect as well. Pangalawa, a desert is a place of poverty. Kahirapan. Kapag nasa disyerto ka, kahit ikaw pa ang pinakamayamang tao, mahirap ka. Kaya mo bang dalhin yung lahat ng mga pera mo sa disyerto? Disyerto. It's a place of poverty. Kahirapan. Kaya ngayong panahon ng Kwaresma, tanungin natin din ang ating sarili. No? We should experience this poverty in the spirit of fasting and abstinence. No? Naranasan natin yan, yung poverty. Pangatlo, it is a place of death. Kamatayan. Bakit? Sa disyerto, pwede kang mamatay saan? Sa gutom. Mamatay sa dehydration. Dehydration. Or kaya, pwede kang makagat ng ahas sa disyerto. O scorpions, yung mga poisonous na mga creatures. Lent also, iniimbitahan tayo ng Diyos na maranasan natin yung dying to oneself. Death. Kung kanina, no, sabi natin, saan tayo dapat lumaya? Ito naman, saan ako dapat mamatay ngayong Kwaresma? Anong kailangan mamatay sa akin? Anong kailangan ma-dehydrate sa akin? Yung galit din, inggit, poot, hinanakit, etc. And finally, a desert is a place of encounter with God. Ayun, si Jesus, sa disyerto, nagdadasal siya, encounter with His Father in heaven. So ang panahon ng Kwaresma ay panahon para ma-encounter natin ang Diyos sa mas malalim na pamamaraan. Lent prepares us for Easter. So ano yung mga practical suggestions para maihanda natin ang ating sarili para sa pagdiriwang ng Pasko ng muling pagkabuhay ng ating Panginoon. Handa na ba kayo? Game na ba kayo? So, I will be using that word. Actually, it's not original, no? Original sa akin. I'll just get that acronym. No? Kasi sabi nga natin, ang Lent, inihahanda tayo. Paghahanda. Paghanda ka na, sasabihin mo, game na ako.
ready na ako. So, I will just be getting that words, that letters from Father Jerry Orbos, but I will be giving my own reflection. Letter G, no, sabi natin, paghahanda. Paghanda ka na, game na. Letter G, the season of Lent, very important, God na. Letter G. Sa Tagalog, Diyos na. No, Diyos na. Bakit? Kasi most of the time, what preoccupies us is pera na. Negosyo na. Trabaho na. Good time na. O kaya, chismis na. No, most of the time, another story. Sa probinsya, no, isang matanda, papunta sa tindahan para bumili ng something, no, kailangan sa kanilang bahay. Hawak-hawak niya sa kanyang kamay yung 200 pesos. Yung bill, 200 peso bill. Eh, katatapos lang umulan, kaya medyo madulas yung kalsada. Pero doon kasi, tatawid ka ng tulay. At yung tulay, yari sa kawayan. No, kawayan. At dahil umulan, madulas. So, ano nangyari? Tumutulay siya, nadulas siya. Matanda na. Nahulog. Nahulog. Hindi marunong lumangoy. Ano nangyari? Namatay. Nung nakuha nila, inanod na yung bangkay, no, nakita nila, nakaganyan yung kamay. Nung binuksan nila, ano na eh, matigas na, ang laman, 200 pesos. Ang tindi ng kapit. Hanggang kamatayan, kapit-kapit pa rin ang 200 pesos. Kapit pa rin sa pera. Sana mas mahigpit ang hawak natin sa Diyos. This season of Lent teaches us to be more closely united with God. Nawa itong panahon ng Kwaresma ay maging paghahanda natin upang mas lumalim ang ating ugnayan sa Diyos, yung paglilingkod natin sa Diyos. Kaya, God na. Diyos na. Alam po ninyo, may mga bisyo daw. Ano ba yung mga common na bisyo? Sugal. Diba? Alak. Bisyo ng mga lalaki. Babae. Diba? Isang banal na bisyo. Ngayong panahon ng, hindi lang panahon ng Kwaresma. Sugal. Spell sugal. S-U-G-A-L. Sugal. Sugal means sa umaga gunitain ang lumikha. Ah, pagising sa umaga. Napakaganda niya, no? Alam po ninyo, nung kami po'y nasa seminaryo, may isang pari po kami, no? Ang ginagawa niya palagi, siyempre pag nasa kwarto ka, hindi ka man nakasapatos, di ba? May chinelas ka. Ang ginagawa niya, bago siya matulog, yung chinelas niya, nilalagay niya sa ilalim ng kama. Ilalim ng kama. Para ano? Para pagising niya, no, bago siya kung saan pumunta sa CR, ang gagawin niya, luluhod siya, kahanapin niya yung kanyang chinelas. At pagluhod niya, maalala niya, I need to pray to the Lord. I need to pray to the Lord. Sa umaga, gunitain ang lumikha. Every time we wake up, think of God. God na. No, as we wake up, don't think about your heavy work or daily grind of life. Of course, nando doon yun. But just be thankful. To wake up alive, for with God's help, things will be easier. God na. Salamat Diyos ko at ako'y buhay pa. Letter A, kung yung G is God na, letter A, admit na. Admit na. Ano ba sa Tagalog ng admit na? Aminin. Diba? Huwag mag-deny. In humility, let us go back to the Lord with contrite heart. Admitting that we are weak, admitting that we are sinners, admitting that we are in need of God, in need of mercy and forgiveness of God. We should stop running away from God. Ano daw pagkakaiba ng Christianity? Sa natural religion, it is man seeking for God. Ang tao ang naghahanap sa Diyos. Kaya lahat ginagawa, natatumbling-tumbling, kung ano-anong mga ritual ang ginagawa, just to find God.
Pero tayo baliktad. It is God looking for us. It is God searching for ang Diyos na mismo ang maghahanap sa atin. Kadalasan, tumatalikod tayo sa Diyos. Nagtatago tayo sa Diyos. Diba? Kapag nakagawa tayo ng kasalanan, bata tayo, anong ginagawa natin? Nagtatago tayo. Maski ngayon, diba? Kapag nakagawa ka ng kasalanan, nakapatay ka, anong ginagawa? Magtatago ka. Tendency. Sa sakramento ng kumpisal, alam naman ng Diyos ang ating mga kasalanan eh. Pero bakit tayo nagkukumpisal sapagkat tinuturuan tayong magpakababa? To admit in humility para ma-conquer natin yung pride natin. Kaya napakahalaga po niyan, ano? So admit na. And this season of Lent is about time to return to God, pagbabalik loob sa Diyos. Meron bang kasalanan na hindi mapapatawad ng Diyos? Meron, wala. Sige, ano muna tayo ha? Sige, votation tayo. Tingnan natin ha. Sino po dito ang nagsasabing, Father, merong kasalanan na hindi mapapatawad ang Diyos? Pumalakpak. Pumalakpak yung sabing, merong kasalanan hindi mapapatawad ang Diyos. Hindi mapapatawad ang Diyos. Okay. Sino nagsasabing, Father, walang kasalanan, hindi mapapatawad ang Diyos? Pumalakpak. Sino nagsasabing, Father, hindi ko po alam? Pumalakpak. O sige. Sa mga sumagot na merong kasalanan, hindi mapapatawad ang Diyos, ano yun? Ano yun? Ano yung kasalanan? Sabi nyo ha, may kasalanan, hindi mapapatawad ang Diyos. Ano yun? Sin against the Holy Spirit. Sin against the Holy Spirit. O ang tanong, ano yung sin against the Holy Spirit? Ha? Sabihin, blasphemy daw sa Holy Spirit. Oy, Holy Spirit, kalapati ka lang. Bumaba ka dyan. O blasphemy sa Holy Spirit. Sabi nga, ang kasalanan hindi mapapatawad ay yung panglalait. Sabi sa Tagalog, di ba? Panglalait sa Espiritu Santo. Eh, ano ba yun? Ano ba yun? Panlalait. Lalaitin ko Espiritu Santo. Hoy, Espiritu Santo, kalapati ka lang dyan. Panlalait ba yun? Actually, maintindihan po natin yan if we will study the pneumatology or yung pag-aaral tungkol sa Espiritu Santo sa banal na kasulatan sa Ebanghelyo ni San Juan. Ano sabi doon? When the Holy Spirit comes, He will convince the world regarding sin and righteousness. The convincing power of the Spirit. Kapag nakagawa tayo ng kasalanan, ano nararamdaman natin? Kapag nakakagawa tayo ng kasalanan, nandun sa atin yung guilt feeling. Hindi ka mapakali. Bakit? Sapagkat binabagabag ka ng Espiritu Santo. Yan ang sabi sa aklat ni John eh. When the Holy Spirit comes, He will convince the world regarding sin and righteousness. Kapag nagkakasala tayo, binabagabag ang ating puso, ang ating konsyensya ng Espiritu Santo. Kaya nararamdaman natin yung guilt eh. At kapag binagabag ka ng Espiritu Santo, etong senyales, etong hudyat, magsisi ka, magkumpisal ka, umamin ka, magbago ka. That's the convincing power of the Holy Spirit. Yun ang hindi mapapatawad. Kapag hindi ka, humingi ng tawad. Ayun. Lahat ng kasalanan, mapapatawad ng Diyos. Kapag tayo'y lalapit, hihingi ng tawad sa Diyos. Ang hindi mapapatawad ng Diyos, yung kasalanan hindi mo inihihingi ng tawad. Yun yung sinasabing panglalait sa Espiritu Santo, because the work of the Spirit in our heart is to convince us regarding sin and
righteousness. Kapag hindi natin pinakinggan ang dikta ng Espiritu Santo, ang pagbabagabag sa atin ng Espiritu Santo, hindi tayo nagsisi, hindi tayo nagbalik loob, ayun yung sinasabi. Nilalait natin ang Espiritu Santo. Kaya, admit na. Pangatlo, meditate na. Ayan. Reflection, pagninilay. Lent should lead us to reflect and go back to the basics. Siguro tanungin natin ang ating sarili, how long have I been in this world? What have I done? What am I doing in my life, with my life? What do I want to do for the rest of my life? What is really important to me? What are my values? Am I a good mother? Maganda magnilayan eh. Ako ba'y naging mabuting nanay? Mabuting anak? Kamusta ba ako bilang naglilingkod sa Panginoong Diyos? Kamusta ba ako bilang naglilingkod sa aming opisina, bilang nagtatrabaho sa opisina? Let us look into ourselves, into our life. Pangalawa, on our relationship with others. Am I a blessing for others? Whenever I am present, kapag kasama ba nila ako, masaya ba sila sa presensya ko? O baka kapag kasama nila ako, galit sila? Pangatlo, on our relationship with God, nasaan na ba ako sa aking ugnayan sa Diyos? In a scale of 0 to 10, ngayong Lenten season, in a scale of 0 to 10, nasaan na ba ako sa aking relationship with God? 10? 9? 8? 7? 6? So kung ikaw ay nasa 7, okay, ano, one step forward. Unti-unti. No? So let us reflect on that. Meditate. Is God the very center of my life? Do I meditate on His words? Kung yung kanina, sa God na, isang banal na bisyo, di ba, sugal. Sa umaga, gunitain ang lumikha. Dito naman sa meditate na, ay babae. Babae. Banal na bisyo. Babae means buklatin ang Biblia at basahin ang Ebanghelyo. Ah, maganda yan, di ba? Ngayong panahon ng Koresma, no? Buklatin ang Biblia at basahin ang Ebanghelyo. Banal na bisyo. Baka kung anong mga binubuklat-buklat ninyo, Biblia ang buklatin. Ano daw ang pagkakaiba, no, ng Biblia ng mga born again sa Biblia ng mga Katoliko? Nagkakaiba daw sa amoy. Ang Biblia daw ng mga born again, amoy kilikili. Di ba? Pupunta sa mga, diba, kita yung pupunta sa mga bahay-bahay, nakakip-kip dito sa kilikili. Di ba? Pinagpawisan at lahat, etc. Kaya pag binuklat mo, amoy kilikili. Ang Biblia ng mga Katoliko, amoy ipis. Amoy ipis. Bakit? Nasaan? Nandoon lang, inaalikabukan, iniipis, ipis. O kaya mamaya, pag-uwi ninyo, meditate na, ano unang gagawin? Huwag nyo munang basahin ang Biblia ninyo. Pagpagan nyo muna. Pagpagan nyo muna kasi baka mabahing kayo, magka-sinusitis pa kayo, no? Pagpagan. So mahalaga yan, no? At least daily, no, meditation on the Word of God. No, kahit isang paragraph o yung daily gospel, napaka-importante po niyan. Pagkain ng ating kaluluwa. Ano yung express? Express the love. Pagmamahal, share the love. Alam nyo, ngayong panahon ng Kwaresma, magandang gawin po natin, no? Make a list of people, listahan ng mga tao that you have taken or are still taking for granted in your life. Yung mga parang binabaliwala mo, hindi mo pinapansin, nanay mo, tatay mo, anak mo, kapatid mo, kasama mo sa trabaho, kasama mo sa simbahan, kaibigan mo,
Okay, nanay mo na may sakit, di mo nadadalaw, o di mo man lang mabigyan ng nanay, ito po, oh, pambili mo ng metformin. Pambili ng simbastatin. Di ba? Kahit kunti, no? Bigyan mo express, no? Kasi yung iba, nako, hindi man lang matulungan ng magulang, matapos pag-aralin, matapos bigyan ng maganda kinabukasan, ngayon ang magulang ay may sakit, may karamdaman, eh, hindi man lamang, alam nyo na, no? Express. No, express. Tell them that you appreciate them now. Express the love. No? Ibahagi ang pagmamahal. Kung yung sagad na, sugal, sa umaga, gunitain ang lumika, sa meditate na, babae, buklatin ang Biblia at basahin ang Ebanghelyo. Dito naman sa express na ay alak. Alak. Alalahanin lagi ang kapwa. Ah, di ba? Alalahanin lagi ang kapwa. Kaya nga ngayong panahon ng Kwaresma, di ba? We have three pillars of Lent. Fasting and abstinence, almsgiving and prayer. Diba? Fasting and bakit ba tayo nagpa-fasting and abstinence? Father, ano po yan? Sacrifice. Yung iba, Father, para po ano, diet. Diba? Ginagawang, diba, for cosmetic purposes. But you know, isa sa mga malalim na kahulugan ng fasting and abstinence po natin, in fasting and abstinence, we share with the poor what they have. Nakikibahagi tayo kung anong meron ng mga mahihirap at anong meron sila na nakikibahagi tayo. Gutom. Nararanasan natin kung anong nararanasan ng mga mahihirap. Isang beses kumain, dalawang beses lang kumakain sa buong maghapon. So in fasting and abstinence, kung anong meron ng mga mahihirap, binabahagi nila sa atin. Ano yun? Gutom. Now, in almsgiving, we share to the poor what we have. Kung anong meron tayo, binabahagi natin sa kanila. Kaya napakahalaga yung bunga ng ating fasting and abstinence. Kailangan dito yan umuwi sa pagtulong. Oo nga, hindi ka nga kumain ng nagpalibangan sa pagkain. Tapos kinabukasan, tsaka ka umorder sa restaurant naman. Wala din. So in fasting, we share with the poor what they have. In almsgiving, we share to the poor what we have. And in prayer, we share with God and to God our time. Kaya communion yan eh, sharing. Ito pinakamahalaga at mahirap gawin. Pagpapatawad. Ngayong panahon ng Kwaresma. Express love. Alam po ninyo, sa ating karanasan bilang tao, likas po sa ating makipagkapwa, likas sa ating magmahal. Amen? Pero bahagi ng pakikipagkapwa, pagmamahal po natin, mararanasan nating masaktan. Mararanasan din nating makasakit sa ating kapwa. And that is the reality we have to accept. As long as we live in relationship with one another, we will always experience being hurt, being broken-hearted, mabigo at masawi. We need to accept that may panahong masasaktan tayo. Bahagi po ito ng buhay. And even Jesus himself was not spared from this. Si Jesus mismo, nireject siya ng kanyang kababayan. He was betrayed by Judas, being denied by Peter. In times of his sufferings, yung mga alagad niya, iniwan siya, pinahirapan siya, pinatay siya. So in times of brokenheartedness, in times of those hurts, the question is, should we stop there? Or can we do something? You know, ang common tendency po natin, kadalasan kapag nasaktan tayo, is to withdraw from relationship. To withdraw from our ministry and service even in the church. Sino bang nahihirapan pag hindi ka nagpapatawad? Yung kaaway mo? Sino ang nagkakasala? Sino nagkakasakit? Di ba ikaw din? Forgiveness is not a sign of weakness but a sign of strength. Why? Because in forgiving, you have conquered our pride.
Sino naniniwala sa forgive and forget, pumalakpak ng malakas? Si Father ba naniniwala? Hindi. But what is correct? Anong tama? Forgive and be healed. Forgive and be healed. Ano yan? Kapag nakapagpatawad ka, masasabi mo lang na tuloy nakapagpatawad ka, kapag kahit naalala mo yung ganyang ginawa, wala nang sakit. Wala nang desire to take a revenge. Wala na. Na kahit maalala mo pa, kaya mo nang tumawa. Kaya mo nang ngumiti. That's the only time, that's the only moment you have already forgiven. Kaya hindi talaga totoo yung forgive and forget. Kasi mapoforget mo lang kung may Alzheimer ka na. Kung may bumalik ka na sa ano, may mga dementia ka na. Yun. Pero ang correct ay forgive and be healed. Muling buksan ang puso. As our Lord Jesus Christ, this season of Lent, muling buksan ang ating puso. Nasaktan ka man, yan din ay magdaraan. Tayo, every time we ask the Lord to forgive us, right there and there, pinapatawad tayo ng Diyos. It would be unfair kung tayong pinatawad ng Diyos, hindi marunong magpatawad. Express ka, express love, express na. Ang kamay na nakagapos, hindi maaring makayapos, kaya hindi ng ating puso. Ang pusong nakagapos, kailanman hindi makapagmamahal ng dubos. Ask the Lord Jesus to open once more our hearts, forgive, and be healed. Amen? Amen. Yung practical suggestions no, as we journey in this season of Lent. Ano yung letter G? God na. Put God first. Second, admit na, umamin na, magbalik loob na sa Diyos. Pangatlo, meditate na, pagninilay. Pang-apat, express na, express the love. Panglima, letter N. N means no to sin na. No to sin na. Dahil pinatawad na tayo ng Diyos, umamin na tayo, nagbalik loob na tayo. As I said, di ba, every time God forgives us, He's only asking for one thing. That is for us to do everything that we could do to avoid committing the same sin again. Kaya nga, di ba, si Jesus palaging pinoportray as Good Shepherd. At pag kay Good Shepherd, anong inaalagaan mo? Tupa. Tayo ang mga tupa. Si Jesus ang pastol, tayo ang tupa. At isang ugali ng tupa, ay ang tupa ay may sariling paraan ng paglilinis ng sarili. Aba, ang tupa maputi. No? Kailangan malinis yan. Hindi ang katulad ng baboy. Ang baboy, kapag nakakita ng putik, anong ginagawa sa putik? Naglululublubya sa putik, nag-e-enjoy sa putik. Nakakita na ba kayo ng tupa na nag-enjoy sa putik? Wala. Ayaw niya sa putik. Gusto niya malinis. Tayong lahat ay mga tupa dahil nais ng Panginoon maging malinis tayo. Maging dalisay. Kaya kapag tayo pinatawad ng Diyos, isang kahilingan sa atin ng Diyos, do everything that we could do to avoid committing the same sin again. Kaya no to sin na. Kaya diba kapag tayo nagkukumpisal, mahalaga yung contrition, yung confession. Pero importante din after the confession is our resolution. No? Diba sabi na sa Acts contrition, to amend my life. Kapag ikaw ay nadapa na sa lugar na ito, syempre mag-iingat ka na. Kung ikaw ay nahulog na sa lugar na ito dahil may butas, nahulog ka sa pusali, dadaan ka pa ba dyan? Hindi na, iiwas ka na eh. Kung sa lugar na itong eskinita na ito, habang dumadaan ka, hinabol ka ng aso, kinagat ka sa puwit ng aso, dadaan ka pa ba dyan? Hindi na, kasi nandun eh.
Eh, minsan kasi tayo, kapag nagkasala na, eh, dun at dun pa rin. Dun at dun pa rin. So, nais ng Panginoon, as our resolution, sa tulong ng kanyang biyaya, no to sin na. Amen? Amen. Next, last letter. Letter A is action na. Lahat ito napakaganda, no? God na, admit na, meditate na, express na, no to sin na. Lahat ng ito mawawala ng bisa, mawawala ng kahulugan kung wala itong panghuli. Action na. Ang gaganda ng ating mga pinagnilayan, ano? Pero kung maiiwan lang to sa notebook ninyo, nakasulat, no, naka-record sa mga recorder ninyo, hanggang dun lang, sayang. Mawawala ng saysay. Para lang tayo nanood ng pelikula, umiyak, tumawa, pagkatapos ng pelikula, lana. Minsan daw, meron sa isang PPC meeting, nagtanong si Father, lahat ng mga organizations nandun doon, para sa inyo, what is the most important part of the church? Anong pinaka, the church structure, no? Anong pinaka-importanting bahagi ng simbahan? Ah, lahat sila nagsagutan, ano? Sige po, tanungin ko kayo. Halimbawa kayo yon. Kayo ang member ng PPC ng inyong parokya. Tatanungin kayo ni Father, anong pinaka-importanting bahagi ng inyong simbahan? Kuya, the tabernacle. Sapagkat nandiyan ang blessed sacrament, ang kamahal-mahalang katawan ng ating Panginoon. Ano pa? Bukod sa ano, tabernacle. Ah, naku, the crucifix, no? Sapagkat yan ang nagdidepict ng sakripisyo ni Jesus, pag-ibig niya sa atin. Ano pa? The altar, kasi dito nagaganap ang celebration ng misa. O ano pa? So lahat sila, maraming mga sinagot. Sabi ng mga lector, Father, mahalaga po yung lectern sapagkat dyan pinoproclaim ang salita ng Diyos. Sabi ng mga lay minister, Father, yung tabernacle. Sabi ng mga matatanda, Father, yung upuan mahalaga. Tsaka yung luhuran, kasi masakit sa tuhod kapag ano yung luho namin. May sumagot pa ng iba, Father, mahalaga po yung sound system. Kasi kahit maganda o maganda yung celebration ninyo, maganda yung preaching, maganda yung salita ng Diyos, kapag pangit ang sound system, sayang. So lahat sila, may kanya-kanyang sagot sila. No? May bata, no, na sumagot din sa Kristan. Yung sa Kristan. Sabi niya, Father, sa akin po ang pinaka-importante yung pintuan palabas ng simbahan. Exit door ng simbahan. So nagtawanan silang lahat. Ano pa itong patang to? Bakit? Maihi ka ba? Magkakasunog ba? Lilindol ba? Mahalaga yan? Exit door? Tapos nagpaliwanag yung bata. Sabi niya, Father, di ba po sa misa napapakinggan natin yung salita ng Diyos? Father, nai-inspire kami sa mga homilies ninyo. No? Etc. Pero alam mo, Father, after nung misa, paglabas ng tao sa pintuan, palabas ng simbahan, diyan masusubukan kung talagang may bisa o may talab yung salita ng Diyos at yung maputing balita na narinig, natanggap sa pagdiriwang ng misa. Oo nga, ano? Mahalaga yung pintuan palabas. Bakit? Kasi lahat tayo lalabas diyan mamaya katapos ng misa. Pero ang panawagan sa atin ng Diyos, sana paglabas natin sa pintuan na yan, hindi maiwan dito yung lahat ng mga napakinggan natin. Sana merong action na. No? Hindi mo man magawa lahat yung mga practical suggestions na ito at sana matutuwa na ang Diyos kahit isa man lamang dyan. Kahit yung pinakamahirap. Ang mahalaga, may action tayong gagawin. Kaya ito po yung panghuli na babanggitin ko po sa inyo. Lahat po ito maganda. No, God na, admit na, meditate na, express na, no to sin na, mga practical suggestions. Not only this season of Lent, but every day of our life. Pero lahat ng ito, mawawalan ng saysay kung wala yung panghuli. Action na.
Now, as we continue to celebrate this Eucharist, let us ask the Lord to grant us strength, grant us the blessing in order for us to put into actions the learnings that we got from this recollection. Hilingin natin sa Panginoon na samahan niya tayo sa paglalakbay na ito ng panahon ng Kwaresma. Nang sa gayon, mas lalong maging matatag at matibay ang ating pananampalataya sa Diyos, higit sa lahat ang pag-ibig natin sa Kanya at sa ating kapwa. Amen? God na, admit na, meditate na, express na, know to sin na, action na. Amen?